pray Lord ng salamat sa inyong magsalita. We pray na magpapala ang nakaralan ng pagkukulan namin ang aral na pagandang chapter na makalalim. Pray na abuse, I pray na kasi mga kapatang Panginoon, makita namin sa inyong perspective ang uli ng pag-ibig ang gagaling sa inyong Panginoon kung paano ito dapat at mag-expected sa iba. So ito po yung galing sa inyo, ito yung pag-ibig na nagagaling sa inyo at kinakarakterize ng inyong pag-ibig. So I pray na magulang po namin ito, Lord, matapos namin this today, hindi naman na this next week. Magulang po, Lord, at maklaro na yung Panginoon kayo po magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. May sabihin yung mga dito ka na sa sabi. Sabihin. Okay. Makinig ha. So again, good afternoon sa lahat. Magandang hapon po. Good afternoon po. Pag-aaralan natin ngayong hapon, napaka-importante kasi nandito nga kanina sa panalangin, ito'y naabuso ngayon. Salamat, iba sa inyo kasi may mga Facebook na, di ba? Kaya nakikita ko sa inyo mga post nyo. So, yung iba dito, nawala na rin yung iba eh. So, pero, yung mga kasing bata na, yung mga Jacin, ang tango, Jacin. Welcome ka na pala. Ilis ng panahon, si Kita nga. Then, si Joy 11, si Ya siya na to rin, si Juliana 11 din, ikaw Adam 11, diba? Yung ba sa inyo may pangkas-kas na eh, diba? Gano'n na ba kayo? Ikaw ano? Ikaw ikaw tatki eh. Sabi nga sa inyo, yan ay normal, pero kailangan makontrol. Amen? Hindi masama yun, normal yun, lalaki gusto babae, babae gusto yung lalaki. Ngayon, pag lalaki gusto lalaki, normal yun. Hindi welcome sa atin yung obviously. Pero, kinokontrol yan. Ngayon, ang ginagawa ng iba, alam nyo ba na salamat nga, paano may balita din sa Pilipinas. Kasi nung mga panahon na, ano, si Pamilina na, hindi ko alam ha, sorry, may pinababa yung age of consent, alala niya. So, ilan na ba yun? Parang 12? Mas ngayon, pinataas ulit sa? 16. 16. Ay. Alam niyo yung sabihin nun, yung, alam yung pedophile na pinatawag, usapan natin ng konti ha. Yung sabihin nito, usapan niya sila ng isang araw yun, di ba? Sabihin, yung mga bata, wala pa dapat yan kamuang-muang sa niya, sa ginagawa ng magkaasawa. Amen? Mga crush-crush, boyfriend-boyfriend, jowa-jowa. Diba? Magiging-iging kasi yan. Okay lang yun, pero yun yun, di ba? Hindi masama yan, pag-crush lang. Pero itindihin mo anong kasama nun, di ba? Nag-crush ka, girlfriend, boyfriend, ano kasama nun? Ngayon, kung ang nagtuturo sa'yo, kung sino-sino lang ng mga bakla dyan sa showbiz, tapos ka dyan. Kasi nga, una sa nakita kong gusto nila dyan, kaya mga malalaswa yung mga bakla, sila yung gusto nila, binugroom yung buong mundo. Natanggapin sila, diba, kailan lang, makikita ko sa Facebook sa iyo ng mga friends ko, pero napakita pa parang nga tirahin, kasi nga, ginagawa ng showbiz nila normalize, sabi nyo yung normalize, tanggapin na namin, oh, wala kayo, babae, bakla, gusto nila tanggapin natin, yan. So, kaya pag-aaralan ngayon natin ito ngayon, mas malalim pa pala ito, bukod sa dapat lalaki, babae lang, yung pag-ibig na tatatalakayin natin ngayong hapon, talaga napakalalim, napakaganda. So, yung love-love na yan, hindi yan dapat ginagawang love. Men, pag-ibig. So, yan yun. Okay, so yung nabanggit na, yung mga bakla, yan ang una-una sumisira dyan. So, pangalawa, yung, kahit hindi naman bakla tombo, yung mga ano naman, masyadong mahilig doon. Puro gano'n na lang, puro gano'n na lang. Nakita lang ngayon, no? Ay, sexy naman. Di ba? Lahat kinikiling doon. Ano pa?
Yun. So, pero again, binabalance natin yan ngayon. Kaya nga ganun yung tao kasi importanteng bagay yan. Normal yan. Pero na-abuse. So, in a way, magandang blessing nito sa atin yan. Pag may kinasal, nasama na sila habang buhay. Naisip mo na ba yun, Lord? Minsan lang. Oo. Diba? Kasi nakita niya sa magulang yun. Ngayon, kung nakita niya may something na mali na sa magulang niya, huwag niyo ang gayahin, diba? Ano na kasi ito yun? Ngayon, sa inyo, itarget niyo, panalangin niyo, gagawin niyo ngayon, pag-alala niyo, kung paano kayo magkakaroon na maayos sa pamilya. Kayo na. Okay. Ngayon, kung maganda, blessing niyo, kung maayos yung magulang niyo, diba? Nakita mo na eh. Hindi ka na naalis doon. Diba? Nagayahin niyo na lang. Okay, ngayon, again, mas malalim pa ito. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Basta rin sa Diyos yan eh, sa atin ba yan? So, ulitin ko ha, ibang attributes ng Diyos ay pwede natin gayahin at in a way, ay magaya. Like tulad ng holiness. Sino ang banal? Ang Diyos, di ba? Siya yung pinaka-pinaka banal. Kung sila yung banal, walang kasalanan. Ayaw mo ba yun? Hindi perfectly, pero pwede mong gayahin. To some degree, dapat gayahin mo yun. Kaya utos din sa atin sa Old Testament, sa New Testament, be holy for I am holy. Hindi yung sinabing kasing goalie niya na wala nang magkakasala. Pero yun ang target mo, palapit ka ng palapit doon. Ano ba yan? Posible yun. So, umpisa na natin. Kaya sabi nito, again, yung alala niyo last week, 1 Corinthians 12, mga gifts. So, maganda yung gifts, yung bigay ng Diyos yun. At pag binigay sa'yo, parang wow, di ba? Kaya yung sa atin, magaling sa music, iba hindi, sa pag-awit. So, iba kasi, kahit ang panahon nila, kahit sa panahon natin ngayon, kaya overrated naman sa panahon natin, alam nyo yung mga artist, di ba? Gano'ng kinikita siya. Gano'ng naman yung kinikita ko, million, tutugtog lang, di ba? Naging overrated naman, alam nyo yung overrated. Kaya siya, nag-aunahan sila dyan eh, nakuwento ko ng mga nakatang panahon. Kaya ata hindi na bumalik isa nito, hindi na ang pangalanan, ha? Ang tanong, sino? Pero, nga, nag-showbiz-showbiz. Sabi ko sa inyo, overrated yan, tsaka KK yan. Hindi lahat ng diamond star, superstar, megastar. Sila yung pinakamagaling. Mga K, ganun ba yun? Hindi naman. Politika na yun. Maniwala kayo. Kasi mga, yung sinasabi ka nila? Starstruck, di ba? Ano pa bang ganun ngayon? GDP, ganun di ba yun? Nakapopi yan din ba yan? Okay. Okay. So, ganun din pala yun. Ginaya ba yun sa'yo, brother? Ayan. So, yun, di ba? So, naalala ko kasi may nag-expose nun eh. Sabi nila, hey, gusto ko yung next na Starstruck. DPP lang ngayon. Ang bira. Gabi pa lang, doon na. Para lang mag-audition. Ngayon, so, ganun. Nakakalawa ito mga ito, yung gololo ko eh. Bandang huli, luto na pala yun. Alam na kung sino yung top 10. Sino yung nakiano siguro sa mga baklangan. Producer. Yun yun lang yun. Yung mga brainwash talaga yun. Mga talaga, kahit kung sabihin mo sa'yo, gawin ko para mag-artist na lang. Bakit? Hindi dahil magaling sila. Hindi nakaka-entertain yung pero kasi captured na kayo eh. Lalo yung mga dinatuluan sa lita ng Diyos, parang mga na-brainwash na. Basta lumabas sa pelikula, okay na agad. Ang galing na umakte, kahit mukhang ewan. Yung dati, nakakapanood din ako dyan. O, hindi nyo nakilala eh. Pero may, kilala nyo ba sa panahon namin? Mukhang ewan umakting talaga, pero pogi daw kasi doon na siya eh. Kilala nyo ba si ano? Ayaw ko nagbanggit ng pangalan. Alam nga, walang kwenta ko mga te, pero ano na pili yun? Politika yan. So gusto ko sabihin, overrated yan. May tamang kalalagyan yan. Pero dapat, tama lang. Sakto lang. So sa case ng mag-asawa, ganito. Basta ako kaya hindi pa ako nag-asawa, nahanap ko talaga yung pinakamaganda yun. Talagang copy. Walang ano sa mukha. Mukhang artista. Artista pala, kilala niyo ba si Baba niyo? Artista yun. Kilala niyo ba yun? Kilala na kasi. Sino ba mga ganun ngayon?
Si sino ba yun? Si napakawa na Angoy. Tagal na yun eh. Kinala niyo pa yun? Ipalabas pa ba yun sa mga ano? Puso ngayon yung ano yung bokya ganyan. Si Moy Moy Palaboy. Pista rin yun, di ba? So, sige. So, ngayon, ano daw talaga yung tamang pag-ibig? Okay, tapak na ha. Kaya sabi ni Paul dito, maraming mga gifts-gifts dyan, pero ito yung gift na hindi niya gift eh. Pwede mong makamtan. At dapat mong makamtan. Paano magmahal? Okay, kaya sabi niyo dito, so verse 1, do I speak with the tongues of men and of angels? So, ano yung tongues? Again? Languages. So, sino marunong dito ng ibang language? Ito, ito mag-GB sa iyo ito na, hindi na ako Facebook eh. Ikaw, ilan language lang mo? Ilan na walang? Kaya sabi nila, basta yan, joke ko sa mga Amerikanan eh. Kasi sila, wala sila ibang alam, English lang. So tayo kung ikaw na ako pagsalita ng at least dalawa, matalino ka daw, kaya tayo, pasamagay tayo. Eh lalo itong mga ito, mga iba pang language, Bicol, Bisaya. Kasi mahirap mag-aral ng ibang language. Kaya sinasabi dito, pag may dalawa, tatlong languages ka, ano yung hindi nito, magaling ko, di ba? Ganyan yan, kahit dati, lalo yung mga salita na Pilipinas, yung mga natin-papit din agad dati, Espanyol dati, di ba? Kahit ngayon, ang biyawa ng Spain, hindi ko lang bakit. Sa Duolingo. Sila yung pinakamalaki nag-aaral, di ko alam bakit. Anyway, kasi sabi dito, ang galing mo! Nakapag-aaral. Pati angels. Ano ba angels? So again, hindi pa natake ng usulit ito. Pero dalawang klasik sa angels. Yung man, chef, being, hindi tao, yung iba tao. Pero ang angel kasi messenger yan. Sabi natin gano'n. Kaya, pwede natin i-conclude dito. Magaling ka talaga magsalita. Okay? Yung mga TV host, yung mga news anchor. Diba? Magaling yan. Kasi salita lang. Vocals teacher. Vocals teacher. Oo, mga rin. Ganun yan. Kasi madali nga kasing makaloko yung magaling magsalita. Okay, kaya ako medyo niyakap ko na yung ano po. Kahinaan ko. Labag nga. Pagsagalin ako. Diba? Kasi mga ano kayo. Ligtas kayo. Hindi nag-aaral. Okay. Pero sabi dito, ang topic natin is love, okay, charity, puro charity yung ginamit na word dito. Pinakaral ko rin kung bakit, kaya tinignan ko yung charity, parang, ang charity kasi is parang mas generic siyang pag-ibig talaga eh. Okay, so sabi nila, Greek, eh, nag-Greek din ako ngayon. Apat na klase daw ang love sa Greek. Agape, Phileo, Starke, and then, sa so bahay laking Eros, di ba? Nag-aaralan mo din naman eh. So pag Phileo pala, friendly love yun. Pero sa Greek kasi pag Phileo, friend lang din yung friendly love. At least alam ko na yun. Anyway, itong babasahin ng lahat ng makikita ng challenge dito, love lang to ha. Pag-ibig, especially sa kapwa-tao in general. Like, okay, so ngayon, kinukumpara niya ngayon, kanina, maganda, magaling magsalita. Maganda ba yun? Yes. Pero sabi nito, pag wala ka namang pag-ibig, ang galing mo magsalita, ano ka? Sabi niya, I am become as a sounding brass. Wala ko dito ngayon sa'yo. No? Dati nagkano kami. Nag-join ako sa ganyang banda. Siyempre, pinapili kami. Anong gusto mong experiment? Ayoko nung yung simple, para ka nung... Ganyan-ganyan ka lang eh. Dash! Sakin nga sa natega na. Pero na napansin ko, dapat yung in-assign doon, yung mga hindi mo masyadong ano, kasi yung drum dapat pa-pa-pa-pa. Ganun eh. So kahit pa, na may konting talent. So in-assign sa simbal ngayon, medyo madali lang. Kaso hindi rin pala ganun, kasi ikaw yung pinaka-bush! Pag nagkamali ka, bakit? Kaya tsaka yung bass. Kaya ang inassign sa base, yung pinakamagaling sa amin, siya pa yung inassign sa base para
Nakakomment niya lahat yung pumanda. Pero ano ba yung sounding blast? So kanina, kinukupa na siya sa magaling magsalita, tapos ngayon, sounding blast. Or a tinkling cymbal. I mean, maganda ko pakinggan yun? Hindi, di ba? May party siya ginagawa, pero hindi maganda. So, pero, sa kinukupa pala dito, kung napakagaling mo, wala ka ng pag-ibig, parang pumangit. Ay, tayo ba yun? Hanggang matapos tayo sa kalahatan, ganoon po yung tema natin. Ulitin ko ha, magaling ka man magsalita, yung boses mo na yan. Marami sa sinusubukan mo yan, di ba? Maganda ka dito. At? Parang ang ganda pa yun. Yeah, makinig ka tayo. Ang mga style eh, di ba? Ganoon po yun, ibang Rachel, ganoon. Kaya nakakuha sila akong katotohanan lang gusto ko. Ang buwa sa inyo kasi yun ang importante. Kaya minsan parang ang magkasalita. Parang ordinary tao lang. Ordinary tao talaga ako. So, naitindihan, maganda po yung maganda magsalita. Pero pag wala kang pag-ibig, nabaliwala na yun. Nakakita naman yung tao na kahit magandang magaling, matalino. Pero ayaw mong pakinggan. Alala ko tuloy yung World Health Organization. Parang yung ano yun sa atin. Sa Facebook eh. So, yung mga tao, minumura na sila. Ito yung mga sinabi ng expert namin. Pakailan dyan. Kasi ilang beses nakita ka, nagsinungaling ka kayo, sabi nyo, yung mas, hindi natin kailangan. Bandang huli, kailangan. Bandang huli, kailangan, doble. Ano pa, yung vaccine, kailangan yan. Paano nyo tayo mahawa? Ay, hindi, actually, pwede pa rin kayo mahawa. Okay, kailangan nyo pa rin mag-mask. Ay! So, wala nang tiwala yung tao sa kanila. So, kahit ano pa sabihin nila, kahit anong ganda ng programa nila, gusto mo pakinggan yung ganun tao? Sinungaling. Nakapansin mo, sinungaling. Ano gusto mo sabihin sa akin? Gusto ka tayo. Yung sinungaling eh. Yan mo yung pakinggan. So, kinumpa na yun sa magaling magsalita, maraming alam, pero walang pag-ibig, bali wala. Pangit mo rin. Parang, hindi ka nang alam kita. Sige, makikigay ka dyan. Number two, ganun din naman to. Although I have the gift of prophecy, ano yung prophecy? Okay, dalawang bagay yun yan, ha? Yung foretelling, tsaka foretelling, magaling magsalita, again, mag-preach, at even more, alam niya lang kung ano yung mangyayari. So, sinong gusto mong makinig sa ganyan? Mari, alam niya yung mangyayari in the future. Diba? Kaya lang, daming mga ano dyan. Ang gas ay tataas ang isang daan. Takot na tayo. Pero nakikinig tayo kasi expert daw yun. Hindi naman niya alam lahat ng factors, diba? Ngayon, mababahan na lang. Anyway, magaling magsalita, nalalaman niya yung mangyayari. Understand all mystery. Ganun din. Gusto kong pakinggan ng tao to kasi pag pinakinggan mo siya, in-interpret niya, maling interpret niya, matututo ako. Okay na naman, di ba? Gusto ko pakinggan niya, pero sabi dito, all knowledge. Ang daming subject na alam nito. Magaling sa math, magaling sa science, magaling sa music, lahat na. And though I have all faith, yung faith naman, yung sabihin, talagang pag sinabi ng Diyos, sige, ang ganda rin yun. Naniniwala siya. So that I could remove mountains. Itawag mong ganun. Sinabi rin ng Panginoon yan eh. Diba? So pero, inulit dito, kung wala ka naman pag-ibig, ano say-say na? Sabi dito, I am nothing. So yung gusto ko sabihin kayo kanina, diba sinabi na pala. Iba, overrated yung pag-ibig. Ito, hindi po ito, ano exaggerated lang. Pag Bible po, ano yan, accurate yan. So, minsan gumagamit din ng, ano, obvious naman, exaggerated, diba? Pero ito po ay totoo. Kasi, bigyan natin ng example, ha, para, mamaya. Well, example nyo kayo, yung teacher nyo. May inayog ka na sa akin, nung bata pa ako, nag-ulaw sa ako ng articles. So, sabi doon is, anong gusto mong doktor, kung hali, mapagamot ka? Yung isang doktor na napakagaling, o, pero walang concern sa'yo, o yung doktor na hindi masyado, pero doktor dyan, hindi siya kaming magaling. Pero concern na concern siya sa'yo. Sino gusto mo? Yung concern na, kasi ang isang taong concern, kahit di siya ganun paano, pwede nang gawa ng paraan yan eh. Diba? Ganun din sa amin, mga kuno namin, nakatawa nga ako din sa
sabi ba naman sa forum, kailangan kong mag-wasap ng course, kailangan kong makabisado ng libro na to, sabi lang ng isa, kailangan niya, Google lang yun. Basta masipag ka. Kasi pag tinigilan mo na yan, wala na. Pero kahit nasa Google, i-analyze pa rin yan. Pero kung gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Therefore, dapat solusyon. So, ganun din po yan. Kailangan natin ang concern, kailangan natin pag-ibig. Okay? So, ano pa? So, yun, kapag may pag-ibig ka, nagagawa ng paraan lahat ng paraan. And though I bestow all my goods to feed the poor, sa Tagalog. Sino dito yun? Salamat, may mga sponsor tayo dito. Pero konti pa lang yun eh. Mayaman naman yung mga yun eh. Pero sabihin natin ikaw, mali, si Brother James. Talagang ano siya. I-ano natin si ano, Mother Teresa. Kilala niyo si Mother Teresa. Ito example niya kasi hindi alam ng iba to eh. Pag nakakinig niyo yun sa mga ano, kung paano itaas si Mother Teresa, kala mo. Alam mo, Diyos na eh. Kung ganun daw ginawa ni Mother Teresa, guys, binigay niya lahat ng kanya, may bibigay sa lahat ng mahihirap, especially sa India. Okay? And though I give my body to be burned, may gumawa na ba niyan? Meron po, yung mga, alam niyo, yung mga dating sa medyo natake natin mabilis namin sa Catholic, di ba, sa seminar natin. So, ginagawa nila, pinapatay nila. At isa sa mga pagpatay nila is yung sinusunod ng katawan ng mga nag-translate po ng Bible. Okay, kasi yung Catholic dati, ayaw nila nang may Bible yung pang tao. Gusto nila sila lang. Okay? Totoo po yan. Magtanong kayo, research kayo, totoo po yan, pinapatay nila. At isa sa mga ginagawa ng pagpatay, para mga culture nila, para matakot yung mga tao, sinusunod po nila ng buhay ng tao. Okay? So, yung kaya ibig sabihin lang ito, binigay mo na lahat. Maganda po yun, di ba? Iba sa atin, gano'n, nagbibigay pero hindi konti lang. Okay lang naman yun kasi na, sa'yo yan eh. Yung pwedeng maganda sa'yo ng, uy, bigay mo yan. Pero gano'n po yung mapagmahal, alas binibigay na lahat, di ba? Parang, ang sa inyo, tumambay kayo doon, lahat parang sa inyo na eh, di ba? Sa'yo yung bike, sa'yo yung bola, yung internet. Pansin nyo ba yun? Ganun kasi ang pagmahal, bibigay niya lahat yan. Diba? Pero sabi again, kung wala kang pag-ibig na totoo, baliwala yun. Yung mga loko-loko, minsan ginagawa din nila yan. Ano ba yun? Binigay, free taste, o junk food yun. Na free taste, yun sa mga bite yun, bite naman itong ano. So, ano yung free taste? Business yun eh. Hindi ka mahal nun. Okay? Nasabi ito, walang kwenta. Wala kang pakinabang. Okay? So nakikita ka na yung ano, description natin sa pag-ibig ha. Kaya muna tayo yung ilang verse dito. Tatlong verses na kinumpara yung mga pwede mong ipakita sa tao panlabas na kunwari yung pag-ibig ha, pero wala. So napakaganda itong mga ito eh. Pero pag wala kang pag-ibig ha, wala ni wala. So nakikita nila yung ano, yung tungo natin. Importante yung tunay na pag-ibig. Ngayon, ito rin, i-describe mo sa atin ngayon kung ano yung tunay na pag-ibig. Okay? So, number one, my name. Charity suffered long. Okay? So, sino ang pagmahal dito? Pwede ganun. Exactly. Actually, lahat ng pag-ibig dito, kung ano, ano yung binabasa ko kanina. Basta parang may mako, ayun, may nags, ano, gustong-gusto daw niya yung binibenta, parang kesyo, alimutan ko, basta, bago labas, parang nilos lang eh. Gusto mo yung nilos na yun, ganda nun. Galing daw Japan, yun pala, hindi. Pero yun sabi eh, gusto kong magkaroon, yun, pumila na napakahaba. Andun yung ano, di ba, suffered long yun. Eh, nilos lang yun. Nabanggit na rin ba, sa panliligaw daw. Nagnaniligaw ka daw, sabi naman, oh, hintayan tayo ha. Alas 3, nangitira tayo. Hintay ka lang, oh, di ba? Alas 2 pa lang, ano nga eh, nag-text lang, oh, medyo malapapig ako. Alas 7 na, wala pa. Aalis ka na ba?
Pag mahal mo yun, oh, okay lang, sige, dito lang ako. Hintayin mo yun, kasi di ba, mahal mo eh. Ano pa? Yan, yung mga anak naman, sa mga anak, ang kulit. Bukas kulit, ngamaya kulit, next week kulit. Mapalayasin mo na ba? Hindi, pag mahal mo, okay lang mo. Diba? Ano pa? Ano pang mahal nyo? Ah, hindi nakatutok to. Pag-aaral. Diba? Ang hirap yan eh. Tabaho. Ang hirap nung mag-aaral. Hirap tabaho pero tsaga. Diba? Tsaga. So, ganun yun. Ang pag-ibig na tunay, naghihintay. Mapasok na rin natin yung mga kaya, kabataan. Diba? So, kasi yun dito may crush na. Ikaw, may crush ka na ba? Hindi na pa. Tanong ni Pastor ba? Oh, meron na daw. Salamat. Napansin mo eh. Ito nga na. Ilang 15? Adisyon na rin. Diba? Kapas mo yung super din. Stephen. Sabi ng babae na ko. Ilang tao ka na yan dyan? 14. Agal na mo? Diba? Ano mo kilala nyo, diba? Ngayon kilala kayo dyan, diba? 15 anos, meron na. Sabi ni Pastor. At least may trabaho ka na, ayos ka ng ano, makatapos ka ng mag-aaral, di ba? Hindi, hindi lang paghintay eh. Hindi pag-ibig yun, di ba? Pag may nagsabi sa inyo, uy, kasawa na tayo. Di ba? Hindi ka mahal nun. Mahal niya, sarili niya. Okay? So, especially sa inyong mga bahay, sa inyong applicable yun. Ngayon, ganun din yung lalaki. Amen? Pero ngayon actually, uso ngayon yung mga ano, patandaan nag-aasawa, hindi yun na tama. Okay? So, pag pinaghintay ng Panginoon, kung ano man yan, mag-aasawa, graduate, yan, sa ministry din. Kung mahal mo yung ministry, nakilala ko, ganun naman. Ang alam niya, bago magpasto, dapat may asawa, may anak. Yung iba, din ako paghintay. Ako din, ganun din. Yeah, parang yung meme, nakita nyo ba yung meme, yung bata, yung actor. Sabi sa Bible, esawa, may anak, binaktaman. Ano ba yun? So, okay yung ganun ha. So, matutok at sa kahit sa ministry, okay yung mamadali. Mag-asawa, kahit sa tabaho. Yung mamadali, dyan marami nangyayari sa tabaho. Gusto mong magmadali. Business, lalo sa business, di ba? Gusto mo yumaman agad, papasukin mo illegal. Okay? Yung mga networking na yan, ano ba? Wala pa akong nakilala ng network na yumaman. Ano kung bakit? Ano pa? So number one, suffer it long. Pangalawa, it is kind. Hindi yung mahal mo, pero binulpi mo. Gusto kayo ganun ba? May ganun. Sige, mga ewan. Di ba ulong, di pag-ibig, sabi sa niya. Mahal niya yung sarili niya. Yan, ginagawa niya, ginagawa lang yung, ano, yung sinasabi niya, minamahal niya, ginagawa niya lang gamit ba, ginagamit. Okay? So, dapat kind ka. Okay? Eh, huwag niyo naman, iba naman yung, ano, sa mga magulang, sa mga anak, iba naman yung pagmali talaga, pinapahal. Iba yun. Kasi pang bagay, gano'n dapat kind. Okay? Okay, na ito, inaabuso rin ito eh. So, minsan yung mga pastor na nag-preach na mo. Pastor, di ka mapagmahal! Kasi, magulat kami sa inyo eh. Magulat rin si Joy. Masanay. Pero, an exception yun, okay? Kasi nga, nag-aaral lang naman tayo, pag hinataw kita dyan, yun na yun. Pero pag nag-aaral lang tayo, nag-preach. Minsan yung pag-ibig, minsan may tough love niya rin, sabi nila. Kailangan mong pagalitan. Kailangan mong tiwalag. Matindi na. So, ganun talaga. Pero parang, madala sa hindi, yun nga, kahit. Kung maayos naman, hindi ka dapat dahil yung galit. Okay, ba yun? Okay, next is, long suffering, kind, charity, envy, at na. Natin matatapos to. Ano yung envy? Nabasa niyo na kanina, nahirap. Envy yet. Ay, ganito sa King James, ha?
Yung TH kasi niya, nag-evolve na yan sa S. Right? Nag-evolve na yan. So, pag singular, pag verb, dati TH, ganyan. So, kaya NVN, NV. NVs, ganyan, NVs. So, NV na naiinggit. So, hindi nyo inabutan yung ganyan teaching ako, pero NV. Masama kasi yan yung nakita mo, napomod siya, inggit ka naman. Nakita mo yung isa, siya yung ano ngayon, magaling ngayon. Inggit ka naman. Diba? So, mali yun. Pag nagmamahal ka, hindi ka naiinggit. Okay? Kasi ba yun? Diba, pastor, normal lang maingit. Hindi normal lang inggit. Okay? Pag sinabing inggit, gusto mo makuha yun sa kanya. Okay lang na gusto mong matalino siya, gusto mo maging matalino, okay yun. Pero kung kailangan mong kuhaan siya, gusto mong maging malungkot siya, gusto mo siya parang nakawan, yun ang masama. Yun ang... So ganun daw ang pag-ibig. Natandaan niyo yan ha, bawat isa dito actually, alam niyo ba na pinabisado namin ito dati? Ha? So pag may makapagkabisado nito, step in verses lang to. Ayan niya, kahit may twice kayo sa akin. Okay, kaya people lang. Kasi kailangan nyo yan eh, ha? Ito lang. Charity sa akin doon, Sky Charity Elvin.com. Anytime na naiinggit kayo dun sa kahit sinong tao yan, hindi mo mahal yun. So again, ang maganda dyan, pwede mo i-reverse. Ay, ba't ako naiinggit sa kanya eh? Kala ko ba, gusto ko siyang mapabuti. Ba't ko siya kaiinggitan? Diba? So may something's wrong with you. So ngayon, pwede ka lang mag-adjust. Ay, mali yata ito. So, tunay na pag-ibig, hindi na hindi. Okay? Mga to. Next. Charity voted not himself. So, hindi familiar. Pag sinabi voted, parang nagyayabang. Okay? Hindi mo. Boastful. Parang ganun yan. Hindi na familiar ang word na to, pero vote. Big A, no? To make a vain display of one's own worth or attainment. So, alam natin, ano kayo, it's brag. Okay, yabang. Okay? Ah, dahil nasol na yung L. Yeah, pastor. Eh, pastor ka pa naman, nakadalawa ka lang. Isa ganun, di ba? Isa, nakakamarami yun, mga bata. Kasi pasto, hard case, nakikita niya, ano pala, katigdaan. Hinap yun. So, di mo pinbayabang yung pag-ibig mo, okay? So, pero ngayon, usong-uso yan, pansinin nyo. Usong-uso yan. Lalo ngayon, politika. Diba? So, yun ay isang sa'yo sa mga ganun. Huwag na, ha? Eh, ano talaga ito si Bumbong? Ito mo naman, yung mga mahirap ng bata, ha? Na, di ko alam, may ganun siya. Ah, meron na, may ganun eh. Okay? Ang pasok na, mag-aakulong sa'yo. Ano pa? Paano pinapakita ang napaka-mapagmahal ko? Pwede ba yun? Dami dyan, alam niyo ba yung mga miss pinakasalanan? Mga abortion. Ginawa yung ano, sa US, bilang legal, di ba? Paano na nagawa yun? Healthcare yun. Sabihin nila, we care for the mother. Oo. Oh, kasi nabuluwa naman siya, bunti siya, pero ayaw niya nung mabuntis. So, pa-birth niya. So, I care for you. Kasi nasabing maling, ano, pag-ibig, no? Hypocrisy yun. Pero actually, pinagkakitaan lang nila yan. Maraming sa gobyerno, gano'n. Ano pa? Kunwari lang, ang pag-ibig. Vaccine. Vaccine, so, protektahan kayo, ha? Para di kayo pero na COVID, na kahit di naman, kahit magkaroon kayo, magagaling din naman kayo. Pero kailangan nyo ng protection. O, sige. Ay, ayaw mo na. Eh, tatanggalin ka lang sa trabaho. Alam mo ba, we care for you. We care for you. So, sarado mo nga namin dyan, di ba? Sabi ni Duterte, huwag na kayo lumabas kasi I care for you, eh. Yung mag-peking-peking pag-ibig, kahit ano, hindi nyo ba? So, pinagmamalaki niya ng mga tao, kahit kayo, huwag niyong gagawin niyo. Huwag na huwag niyo pag... Ang tunay na pag-ibig, nararamdaman na lang yan. Kasi nagsasacrifice ka,
Hindi pwedeng pagyabangin. Pag pinagyabang mo na, may ibang ano to, may iba na tong agenda. Andahan nyo yan. Kaya ni isa-isa natin to, napaka-importante no? Kasi nga, usong-uso talaga to. Kaya sana huwag kayong, kahit mga churches, kahit mga churches ngayon, ito sabi ko sa inyo, pag tayo namigay na kahit ano, yung camera nyo, yung ano ha, andahan nyo yan ha, strict na, strict sa atin yan. Huwag daw huwag ilaro yung post sa Facebook ngayon. Kung private na, for the record, sige lang. Huwag daw huwag yung post sa Facebook, ha? Iyahap po yung account nyo para sabi ng Panginoon nyo. Huwag nyo papakita. Tumutulong kayo. Amen? So, kasi nga yung nasasabi dito, ang gusto natin gayahin at i-practice yung pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos kasi madalas na, ano, di ba? Napansin nyo ba yung Diyos minsan? Madalas. Siya gumawa lahat. Namatay siya para sa atin. Ang Panginoong Jesus. Ano nangyari sa kanya? Mababaliwala kahit Pasko. Hindi na siya ano eh, mabastos pa nga siya eh. Pero okay na sa kanya. Hindi okay na okay, pero hindi na tayo pinapatay pa. Kasi nagmamahal siya, tunay nagmamahal sa akin. Is not puffed up. So yung mga yun, pagkadoksong po yan, vaunted not itself is not puffed up. Ibig sabihin, hindi ka nagmamayabang, hindi ka nagpuffed, nagbabrag. Napakagaling ko talaga. Alala ko talaga yung mga philanthropies, di ba? Alam yung philanthropies? Kailan lang, yung doon yung nakita ko, sino naman yan, si dating asawa ni Elon Musk, nag-donate. Una, mayaman na kayo. Pangalawa, kailangan bang sabihin yan, si Bill Gates. Pag nag-donate yan, headline. Tama ba yan? Standard na pa yun, hindi, pero sa kanila, normal na sa kanila yun. So tayo, pag-aralan nyo, kung paano kayo magmamahal ng hindi nyo pinapakita. Kasi pag pinabrag nyo yan, hindi yan tunay na pag-ibig. Mahal mo yung sarili mo. Gusto nyo makita mo, pag mahal talaga si Kim. Pag mahal talaga. Kasi pinapakita niya, dami yung tinulungan. Ngayon tayo, halos dinidisplay na natin sa Facebook natin. So, greedy. Hindi nga lahat eh. Hindi pa nga lahat. Kasi nga, alam na nila yun. Kung marunong din yan, hindi nga kailangan display. Nga, pagyabang yan lagi. Pagtulog, expression na yun. Para daw ma-inspire yung iba. Yung iba. Pero pansinin mo, sino yung nagpapakita madalas yung mga foundation? Kasi mag-donate kayo sa amin, kami yung tutulong. So, ginagawa ng business yun. Okay? Para pumasok na, 10 million pumasok, itutulong ko, 500,000 na. Laki na kinita ko, pero may pictures na ako. Nakita nyo lang, di ba? Kahit sa mga churches, nangiging ganyan na rin. So, kaya mag-iingat tayo, man. Inspiration. Parang ganun. Ganun na ganun ngayon, ang uso ngayon. Mag-donate kayo sa amin, dodoble namin yan. Parang ganun. Tulong kayo, tumulong na lang kayo. O, tayo kaya, ayun, sinasanay ko parang, yung ngayon niya, lagi kayo may rewards, di ba? Sana later, masanay kayo na yung wala kami, ganun kami dati. Walang rewards. Walang reward yung Lord nun. Minsan lang talaga pag sobrang blessing ni Pastor. Pero, kung natututo ka na, spiritual, ano pa kailangan mo iba? Okay? Dito na tayo matatapos sa 5. That not behave itself unseemly. Sa Tagalog, ano yung unseemly? Hindi maganda. Okay? Kung hindi normal, hindi tama. So, papasok na naman dyan yung mga, sa pag-ibig na lang. Ulit, sa lalaki at babae. Alam nyo yung mga weird na, ano? Weird mo naman, siya. Mahal na mahal. Ramdam mo yun, parang weird naman ito. Eh, pag parinood ka ng Facebook, puro ganun yung mga palabas-palabas nila, di ba? Kaya nga nabanggit ko sa inyo last time, ganun yung nagkaibigan ko, hindi nasabi na sa inyo. Naku, pagdating sa Facebook, talagang happy birthday, mahal kita, ganyan, ganyan. Dinidisplay pa yun sa Facebook. Then, ito pala yung regalo sa akin. Ayun, sweet naman. Pinakita pa sa iba. Ano yung gusto mong pakita? Ano, artista ka ba? Celebrity? Actually, ganun nga ginagaya nila yung mga celebrity, mga peke, di ba?
Kung kayong kagaya doon, kung mahal mo, pakita mo sa kanya, huwag iwanan. Ayun, banta ko rin, nag-iwalay. Ganun ang artista, di ba? Well, mayroon ang parang bago, di ba? Si... Nangintaw kasi sa artista eh. Si? Yung isa, ayan. Sino yung Tom something, tsaka Carla, di ba? Carla, ayan. Kung kong gina, di ba? Ganda, pero asa yung pag-ibig ko? So, seek it not to her own. Seek it not her own. Ibig sabihin, eh, kailangan makita na mahal kita, kaya kailangan, ano, kailangan mangyari ito. Kailangan ma-fulfill ito. Kailangan, ano ba, ano yung ganda example dito? Ang isang boxing, napilang maganda ko yung tumingin. Sinurata ko ka mo. Lockdown kita kasi I care for you. Di ba? Hindi totoo eh. Dali, kung you, if you care for me, mawala na ako kabaho, mawala na ako ng anak buhay, di hayaan mo na lang ako. Kung ma-COVID ako, di okay lang dapat sa'yo kasi you care for me. Hindi, pipilitin kita na ako. So ngayon, sinag-to sa inyo, di ba? Hindi na mabawal. O, paano yung mga namakunahan na dapat minumura na natin sa pareho yung ano. Kaso... Masarado po kayo ano? Ha? Okay. Next na yan, okay. So, ang simis seek it not their own is not easily tobo. Pag sinabi yung tobo, yun nga, kanali, mahal ko to. Tapos, pag tobo, yung sabihin yung inahamon or pagtubong nausubukan or nai ang ginaasal, ginagaling ayan or for stimulus, okay, parang yun, tulad tayo sa context, kung yung sabihin yan tulad sa kanila yung mga makulit na bata. Diba? Nakakita na ba kayong tao ang daling magalit? Walang pag-ibig yun. Diba? And ang kulit nga, hindi mo ba kanitigyan? Pero pag may pag-ibig ka, napipigilan mo yan. Naintindihan mo na yung mga bata minsan kailangan ng space, kailangan ng magkulit. Minsan, diba? Hindi kailangan paluwin lagi at malakas, napakalakas. Kasi mahal mo siya. Iniintindi mo siya. Binibigyan mo siya ng space para matuto, ng time. Diba? Hindi nyo ba yun? Sinong may, sinong walang kapatid dito mas balik? Sinong bonso dito? Do, si Alin. Makulit eh. Si Jaja, may kapatid na yung maliit eh. Diba? Pero may kapatid kang maliit, isa mo ako tunang mo yun. Sabihin ng magulang mo sa'yo, oh, yung kapatid mo, magbigyan mo, di ba? O bakit? Kasi maliit pa, hindi pa nakaintindi. So hindi ka madaling magtubo. Na kahit masirahin pa yung cellphone mo. Sirahin yung cellphone niya, sisirahin yung mukha nito. Di ba? Kasi mahal mo yung bata eh. Tindihan niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Kaya ngayon ikaw na lang yung mag-iingat. Di ba? Minsan pag nag-usawin tayo, sasakyan, parang ano eh. Kaya, mabuti nga yun, sa church kasi nakita ko na yun. Kasi pastor, pag nag-ibig siya, ganun din. Diba, bibili naman o, para magamit natin, pare-pareho. Sisirahin lang. By the way, ano, nasira pala yung ano natin. Mabuti, may extra na ako dyan. Huwag kayong gigil na gigil dun sa ano, ha, mga gamit. Nasira yun ano eh, matubig. Poset. Okay, so hindi ako napubok na yung mga galit. At sabihin ko lang, uy, yung ano, tapos. Katapos nun, palitan na, kalimutan na. Ganun na, mag-ibig pa. Sino ba nakasal sa akin dito lately? Okay, mga maingay. Ano pa? Lala, patapos na kami. Pakisarado na kayo, ano? Mga kulit pakilak na. Last, sabi dito, think it, no evil.
Ang sabihin ng ticket, no evil. Hindi nag-iisip ng masama. Eh, paano kung masama ka lang? Ako tulad ito. Mali, kaya nag-iingay ito. Siguro, galit sa akin ito. Bakit sinira yung poset? Siguro, gusto ko itong ano. Yeah, pag alis niya, pag-iingin na may sigaw, para ako nga nakuha sa mag-iingis. Hindi yung poset, ganun talaga. Mama. Ang makikita, ano ba yan? Hindi mo lang buhusan, spray yan. Ano na, kompleto na nga tayo dyan, di ba? So, putang dito eh. Kaya nung naalala nyo, kwento muna ako yung may lumapit nga sa akin, di ba, na sabi niya, nagkulaw siya, sisisi na siya, gusto nyo naman church. So, hindi ko agad dinismiss. Ito niya. Kasi ayokong isipin, agad, kasi ako yung mama, di ba? Ayokong isipin, sa mga tao ko, lalo pag-asa ko, reprobate! Lahat ng ano, reprobate agad. Hindi ganun tayo. So, dahil nagmamahal ka, iniisip mo, baka naman ito ay may pinagdadaanan lang. Baka ito ay kailangan ng tulong. Ito ay bata pa, kailangan ng maturuan, mga 10 taon. Mga ganun, di ba? Ako, pag hindi kayo nakikinig ako, baka na-open ako, di ba? Kaya gumaganyan ako. Pero sabihin pa lang, next week, wala ka na dito ah. Nakinig nyo ba sa akin yun? Yung isa lang, yung sinabihan mo, kasi malaki na matulog. Nakititigan ako. Nakipagtitigan sa ako. Di ba yun, di ba? Pero mga kulit lang, medyo alam mo na, basta hindi kita medyo yan, kaya ako yung magala ng utak ko. Bibigyan kita, amen? So, sana makinig. Kasi pag hindi tayo kinig, parang hindi, walang pakialam. Diba? So, pero hindi kayo pag-iisipan ng napakasama. Hindi mo rin siya isipan kasi mahal mo siya eh. Pag may ginawa, diba, iniisip mo lagi, baka ganito lang. Nasabi nilang benefit of the doubt. Right? Sino, baka ganito lang yan. Ninakawan ako. Ah, siguro ano lang yun, nangay na ako nila. Sinaksak ako! Iba na yun. Okay. Ano ko ba, ano yung mga madali lang pagbigyan? Yung mga kakulitan ng mga bata. Ay, tinatawagan ako, hindi ako sinasagot. Baka ano lang, mga may kausap lang, di ba? Di ba? Ganun, hindi yung, hindi na ako ano yung Christian. Okay, sige. Question ba? So, I love you in the Lord. Amen? Amen. Sana ako kayo mag-iisip na pag sinigaw kayo. At hindi na kayo makulit kayo. Ah, huwag na kong yun. Alin? Hindi mo yung chapter lang. Applicable na sa lahat. Okay, ano to yun din? Generic ano to? Sa lahat to. Pero, pag ito nga kayo, may exemption nga, no? Parang yung lagi sinasabi. Kaya pag nag-solvinin tayo, alam natin yung retrofit, ina-explain agad natin yan. So obviously, ano na yun? Exempted na yun. Okay? Kasi katulad nito, isa-isay natin, ha? Ganit pa rin natin. So, isa natin sa, ha? Ticket no evil. Yung nakita mo, loko-loko talaga, hindi ka mag-isip ng marang. Hindi ganun. Obviously, pag retrofit yan, ano nga gawin mo? Mag-iingat ka na. Diba? False teacher, paulit-ulit tinuturo, lalo kinorek mo na ngayon kung talagang hindi, wala nagko-correct sa kanya, pwede mo bigyan ng benefit of the doubt. Lumaki siyang mormon, ang nagsabi sa kanya, kung sabihin yung retrobate agad, di ba? Pero pag na-warning ito, nakita mo talaga na patunayan yung retrobate, yung sinasabi ni Daddy, tama yun, accepted na yun. Sabi, hindi na tayo in-expect ng Diyos na mahalin natin yung mga retrobate. Okay, kasi siya mismo. Siya naman ang ating father, di ba? Kung nireprobate na ng Diyos, hindi yung tayo doon. Okay, so siya ang pinaka-pattern natin. So, ang ganda tanong din yung medyo address natin next week, okay? So, kung ano kayo? Ang handa ni Stephen. Let's pray, Lord. At salamat sa aming love chapter doon. Pray na patindihan po namin ang tamang pag-ibig pa ko noon at isabi dito. Aliwas, Panginoon, sa ginagawa ng marami. But I pray na kayo po magtuturo sa amin. Sa amin din ba, mga kabataan especially. Hindi kayo malito. Tingnan namin yung mga salita. Dinescribe nyo lang dito kompleto. Ano ang tamang pag-ibig. So I pray na kayo po ay muna sa amin. Tuloy namin ito next week at next week. Pagpalaan nyo din po ang aming kakainin.
ang bawat isa mga inoon, ang kakainan namin para sila sa birthday Lord. Ang ganda, ang malalati sa mga upcoming services, activities namin, Panginoon. So, we, ang malalati in Jesus name we pray. Amen.